Buenos dias, amigos y amigas. Habang tayong lahat ay naghihirap sa mataas na presyo ng bilihin, naghihirap sa kulang sa tulong ng gobyerno natin. Halos walang tulong. Ni ayuda lang, 500 a month sa mga 9 million na mahirap or poorest of the poor. Ano magagawa ng 500 a month ngayon, sa mga araw na ito? Diba? So, ito po, may bright ideas na naman yung Malacañang or De Marcos administration. Sa harap po ng paghihirap ng taong bayan, magagawa po sila ng isang propaganda campaign. Yun po ang naisip nila gawin para tulungan tayo. Kumbaga, ang iniisip nila na kung nagre-reklamo tayo, hindi nila kasalanan yun. Kasalanan natin dahil tayo ay mga tatanga-tanga daw. Kumbaga, we need to be educated. So that's why the Marcos administration will launch a digital media literacy campaign versus fake news. So ang ibig po naman dito sabihin, yung fake news ay yung mga news na totoo o mga news ng kritiko. Siguro sabihin nila, pati news ni Blogcaster, news nila ng mga kritiko tulad ni or nag-expose sa kanila sa sugar smuggling tulad ni Senator Riza Ontiveros o kaya Senator Coco Pimentel. Baka yan ang sasabihin nila, yan ang mga fake news. Samantala sila na propaganda lahat at walang basis, tulad ng Taliano, 1 million Taliano gold or 1 million promise sa mga boboto daw sa kanila. So yun po ang tama at tayo ang mali at tayong nagugutom na taong bayan ang tanga. So sabi po nitong si Presidential Communication Office Undersecretary Cherbet Karen Maralit sa isang UN meeting, sabi niya, yung Marcos administration daw will fight yung disinformation campaign at i-equip na nila yung mga Pilipinos with knowledge and tools to be discerning of the truth. So tuturuan nila tayo kung ano bang katotohanan. Imagine nyo yan. So hindi ba iniisip nila ganun na tayo katanga na hindi natin alam. Tulad ito, narinig natin galing pa naman sa very reliable persons like Montulfo, Jason Sa or Bobby Tiglao, na sinasabi si First Lady Riza Ontiveros mismo ang involved sa smuggling through her brother Martin Romualdez, dahil yung brother vice president ng company owned by and managed by Michael Ma. Si Michael Ma. So hindi naman nila dininay, which means na totoo talaga. And yet, instead of coming up with an explanation on that, coming up with an answer relative to these charges, wala, binabaliwala nila. Kumbaga, alam nila na ay gago naman mga Pilipino eh. Wala naman tayo magagawa eh. So ang gagawin pa nila siguro dito sa information campaign nila, nagagastusin nila galing sa pera natin, sasabihin pa nila na mali tayo, ang mali yung mga nag-expose, ang mali at sila ay inosente. So sabi pa nitong PCO official, Presidential Communication Office, ito daw campaign nila will address the growing concern on misinformation and disinformation, especially in the digital landscape. So sino bang gumagawa ng misinformation and disinformation? Sila naman eh. Sila ang tingnan nyo itong sugar smuggling. They don't give us any explanation for this. Walang transparency. So it's not disinformation that is the problem, but the lack of transparency, that is the main problem sa bansa natin. Kaso lang yun, gagastusin na naman nila pera natin just to try to educate us and to try to
subject us to propaganda the same way na ginawa ni President Marcos Sr. So sabi pa nitong PCO official, backed by the budgetary support from the Philippine Congress and its confidence in the leadership of the PCSO, we took the opportunity to develop mechanisms to which we can bring the online experiences of the people benefiting from the Marcos administration. So, yun po. So, ano ba nagawa ng Marcos administration? What has it done to your life? Kayo, I ask you, ano ba? Meron ba kayo ginhawa for benefiting from the Marcos administration from the time they came into power? Ang alam na natin, tumaas yung presyo ng sibuyas. So baka sa campaign nila na using our funds, parang ginigisa tayo sa sarili natin mantika, sasabihin nila hindi totoo na umabot ng 900 per kilo ang price ng sibuyas, at baka sasabihin rin nila na umabot na ng 20 pesos per kilo ang price ng bigas. Hindi 100 pesos per kilo. So yan po. Yan ang we don't need programs like this. Na buti sana kung galing sa pera ni Marcos ang budget dito. Eh sinabi na ng PCSO na galing sa Congress yung budget. At ito pa, sabi pa nitong PCSO official na lalo na daw sa social media, ang dami daw talaga disinformation. At tayo yun eh, atin yun eh, hinaing ng tao yun sa lumalabas sa social media. So sabi niya, itong quote niya ni Maralit, "We will work to improve the citizenry's ability to think critically." To think critically ha? "And analyze information. The first step towards this end is identifying reliable and credible sources of information." parang sinasabi dito, tatanga-tanga kasi ang mga taong bayan. They cannot think critically and they cannot analyze information. Ganon kababang tingin nila sa atin. We cannot think critically by ourselves. We cannot arrive at the conclusion. For example, no, kung sinabi na si Rizam Araneta ay involved in smuggling and then walang sagot si Marcos, siyempre normal, di ba, easy, analyze mga Filipino people. Kung ang asawa ko inakusahan ng isang Montulfo na smuggler, ang una kong gagawin, I will deny that. I will save the honor of my wife, di ba? Honor 'yun and reputation ng asawa 'yun. Pero 'yun lang, sentido common lang na na-realize ng mga tao na it could be true dahil wala talaga siyang ma-deny, the same way na nung election hindi siya nag-appear sa mga debate dahil wala talaga siyang hindi niya ma-deny yung nagnakaw yung pamilya niya ng $10 billion and then iniwan tayo ng $27 billion na utang. Wala siyang clear explanation doon, so that must be true. Ganun rin yung iniisip ng mga Pilipino, pero ang tingin naman nila, tatanga tayo. We don't have the ability to think critically and to analyze information, kaya isasaksak nila sa atin yung mga information na sa tingin nila ay tama, pero siyempre propaganda, lalo na dito sa social media. Pagkatapos i-identify daw yung reliable sources of information, saan pa ba mas reliable kaysa yung galing mismo sa taong bayan? Hindi ba mas maganda pa nga yung mga information, let's say sa comment sa blogcaster, yun ang kukunin nyo, yun ang maging guide nyo kung anong hinaing ng tao ngayon. Yun ang tunay na sitwasyon. Pagkatapos ang very ironical ito kasi ngayon sinasabi nila na
maraming gumagawa ng disinformation, or kayo siguro sinasabi nila taong bayan mismo, taong bayan ang gumagawa ng disinformation. Kasi tayo yung nasa social media eh, complaining about yung ang taas ng presyo ng sibuyas, complaining about ang taas ng presyo ng bigas, walang trabaho, traffic, ang daming problema, criminality is rising, walang ayuda ng nakukuha sa Marcos administration, parating nasa travel si Marcos, ganon. So, ngayon, tayo pa ang gumagawa ng disinformation. Samantala, alam naman natin na during the campaign pa, and for the last several years, they are the ones engaging in disinformation. They are the ones engaging in fake news. They are the ones, yung mga bloggers nila mostly, and allies in media, ang nagbudol-budol sa atin sa 1 million promise na ang dami, 31 million ang naloko. So yun po. Let us, again, as usual, please ikalat nyo ito and let us criticize, let us make noise to oppose this kind of program. Dahil this is a program na we don't need because we already know how to think critically, how to analyze any information, kung ano bang tama, ano bang mali. Ang kailangan ng ganitong klaseng education ay yung 31 million. Kaya binoto nila si Marcos. Pero the rest of us, kabisado na natin yung pagsisinungaling nila at propaganda nila. So please, pakikalat ito so people will know itong program nila na gagastusin na naman ng pera natin, pero mas kailangan sana natin pa ang ayuda, pagbaba ng presyo ng mga basic goods and basic commodities, at hindi ito propaganda na ibubomba sa atin using our public funds. So please do that, and don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel and also the Blogcaster Armandin Facebook page. So, thank you very much for watching. Mucho y mas gracias, and see you in my next